Yo, what's up? Mga kapinasisi, naan dito naman po ang inyong lingkod sa inyong harapan upang lang sa ngayon, kayo ngayon ay mapaglingkuran o upang madalgadan ang inyong kaalaman. So, kung aking channel pinasisip iba't ibang kaalaman, ay marami kang matutunan. Nagbibiro lang ako, Pabago-bago po ang tapon ng panahon. Bago-bago ang pamamalakad ng mga namimilino dito sa ating bansa at maging sa iba't ibang panig ng mundo. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay ang pagkakaiba ng pamumuhay noon at pamumuhay sa ngayon sa lahat po ng aspeto. Pag-uusapan po natin yan. So, ano ba ang pagkakaiba noon at ngayon? Napakalaki ba? At saan ang pagpapabor? Sa buhay noon o sa buhay sa oh my God! Wow! Pero bago po natin pag-usapan ang bagay niyan, ay kung hindi ka pa po nakasubscribe sa aking channel, ay hinihiling ko sa inyo, pakisubscribe ko ang channel ko at isabay mo na rin ang bell icon para always updated ka sa lahat ng mga video ang gagawin ko pa sa mga karagdagang kaalaman tips na gagawin ko. At like at pag-share din po sa iba. At inihiling ko rin po sa inyo na tapusin po ninyo ang video nito upang sa gayon ay malaman po ninyo ano ba ang mga naging pagkakaiba ng buhay noon at buhay sa ngayon. Galing ha? O sa mga bago lang na sumibol ngayon o mga millennials na tinatawag ay hindi po nila alam ito. Alas na lang kung nag-result sila o nagtatanong sila sa kanilang mga magulang. So, umpisan po natin ang topic na ito patungkol po doon sa tinatawag na panahon ng paghihigan, pagligawan o pag-aasawan. Number one, noon po, bago magbuntis ang babae, kasal mo na. No? Ngayon, buntis na ang babae, hindi pa rin ikinakasal o saka lang ikakasal. Ama? Kaya nga, ikaw alam kung madaling ang tiyamba mo, malakas eh. Noon, ang babae ang nililigawan ng lalaki. O lalaki ang nanliligaw sa babae. Ngayon, babae na po ang nanliligaw sa lalaki. Kakapal ang mukha nyo. Noon, bago ihiga sa kama, simbahan muna. Ngayon, naihiga na nga tatat sa kama, ayaw pa rin dalhin sa simbahan. Noon, panahon ng panligigaw, haharangahin ang lalaki ang babae o kakantahan ang babae. Ngayon, kumakanta muna ang babae sa mic ng lalaki habang nagliligawan. Wow naman! Wow! Wow! Noon, hihingin muna ang kamay ng babae sa magulang ng lalaki bago buntisin at pakasalan. Ngayon, buntis na at lahat-lahat, hindi pa rin hinihingi ang kamay sa magulang. Noon, babae ang naiiwan sa bahay, nagtatrabaho ang lalaki. Ngayon, lalaki ang naiiwan sa bahay at nagtatrabaho ang babae. Ay! Baka gusto mong mag-check-in sa kalabosyo! Noon, kailangan munang mag-ihim, magsibak ng ahoy ng lalaki bago ikasal. Ngayon, sisibakin muna ng lalaki ang babae bago ikasal. O diba, kung noon kahoy ang sinisibak, ngayon yung babae na po ang sinisibak. Noon, bago magkaanak, nagplaplano na magtrabaho muna. Ngayon, may anak na nga't lahat-lahat, wala pa rin trabaho. O diba, gutom sila. Parang may problema ka. Noon, respeto muna sa magulang bago ang sarap. Ngayon, nasarapan na nga't lahat-lahat,
hindi pa rin rumirespeto sa magulang. Noon, kailangan bumilang muna ng taon bago maging magrelasyon o mahabang ligawan. Ngayon, kahapon lang kayo nagkakilala, bukas magkarelasyon na kayo, walang mahabang ligawan. Noon, kailangan alam ng magulang kapag kayo ay nagliligawan. Ngayon, buntis na nga't lahat-lahat, tsaka pa lamang malalaman ng magulang na kayo pala ay magkarelasyon na. Noon, mahaba ang damit ng kababaihan para hindi mo masilipan. Ngayon, nakadamit ng at lahat, nasisilipan mo pa sa ikli ng kasuotan. Noon, bago kayo magkatikiman o magkaumulan, kailangan muna ng kasalan. Ngayon, nagkatikiman na, nagkaumulan na nga ng ilang beses, wala pa rin kasalan nangyayari. Hey, bro. What? Oh, my God! Noon, mag-asawa lang ang nagdudugtugan. Kapag kayo ay magjowa o magkasintahan pa lamang hanggang hawak-hawak kamay lang. Ngayon, kahit magjowa kayo, nagdudugtugan na kayo at hindi lang kamay ang nahahawakan mo. Alam mo na kung ano. Noon, todo ang bantay ng magulang sa anak para hindi mabuntis ng iba. Ngayon, may mga pangyayari na ang magulang na mismo ang bumubuntis sa anak. I don't know. Noon, ang mga babae, mga mahintid, as in mahintid. Ngayon, ang mga babae, hindi ko naman nila lahat ha, baka sabihin nyo naman lahat. Sabi nila, mahinhin, bahala na kayo. Yung karugtong nun, no? Hindi natin pwedeng sabihin yan dito kasi iba na ako ni YouTube. Mahirap na. So, yan po ang mga ilang bagay na pagkakaiba noon at ngayon. Hindi natin alam kung bakit ba nagkaroon ng mga ganyang pagbabago. Hindi naman natin masasabing yan ay dahil sa pamamalakad o hindi dahil sa pamiminuno ng isang namiminuno. Wala naman silang kinalaman sa mga ganyang pangyayari. Pero ang tanong, bakit nga ba iyan nangyayari? So kung kayo pa may katanungan patungkol po sa video ito, ay wala po kayo bang gagawin, hindi? Just leave your comment down below at kung sakali kung kaya kong sagutin, ay sasagutin ko. Pero hindi pa naman ako ganun patanda para masagot ko yung mga bagay-bagay na kung ano. 2,000 years later. Nasaan ko po naman tutunan po kayo sa aking mga pinagdadaldal ngayong araw na ito? O sa pinagtatapik ko ngayong araw na ito, yung pagkakaiba ng noon at ngayon. So, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Press the notification bell. And like and share into this is Pinas Isip na nagsasabi ko sa inyo. Kung gusto nyo ng kalagdagang kalamahan, Pinas Isip ka na lamang inyong tutukan. Tiyak na marami kang malalaman. Bye-bye! See you in my next vlog!